Sa inyo guys, this is Weng DIY Shop. Ngayon meron tayong gagawin 2010 Mitsubishi Adventure 2.5 diesel. Magpapalit tayo ng seal, set of seal dito sa Adventure na ito. Bali, nakabili yung customer natin bali ng original parts sa Mitsubishi all seal, balancer seal set, cam and crank seal. At the same time, siya na rin magbabaklas tayo ng radiator, clutch pan, timing cover, timing belt. Magdadagdag na rin tayo ng one time job. Bali, magdadagdag na rin tayo ng clutch silicone oil dito sa clutch pan niya. Yung clutch pan niya guys, medyo hindi pa naman medyo may laban pa rin siya, pero dadagdagan na natin yan para one time job na lang siya. Ngayon, ang pagbaklas nito, gaya ng sa previous video ko, radiator, hose, shroud cover, tapos itong fan niya, fan clutch, may apat na bolt siya, tatanggalin yan, ilalabas yan, tapos timing cover, tapos crank pulley, tapos aircon bracket, tatanggalin lahat yan guys. Ngayon, standby muna guys, umpisa na natin magtanggal muna ng timing cover, tapos hose, radiator, ilabas natin, then yung fan. Tambay muna guys. At nandito na rin yung mga gagamitin nating tools. Ayan, yung mga tools na gagamitin natin guys. Ayan, bali naka-ready na. Kaya umpisa na natin yung trabaho guys. Guys, bali natanggalan natin yung timing cover niya. Sinilip ko roon. Sumasabaw nga doon sa ilalim. Ayan kung kita nyo sa video. Sinisabaw siya doon. Bali, ang nangyari nito guys, tumutulo yung langis habang umandar, tapos pag nakaparada, tumutulo. Ngayon, bali magtatanggal na tayo dito, itong hose niya tsaka yung ngayon, check natin kung naka-vitamin C ba, siya. Uy, walang tubig guys. Alam natin sa mayari bakit walang tubig ito. Di pa ako nagde-drain ng tubig, wala na nga siyang tubig. Puro kalawang na siya oh. Okay. Bali, yan naman na guys. Tatanggalin ko na itong hose, i-drain ko na, tapos itong shroud, tanggalin yung radiator, then itong clutch pan. Ganun din pa ang procedure, ito yung bolt guys, yung pagtanggal niyan. Ito yung mga bolt na sa shroud, tapos sa radiator ito at ito rin. Palabas ko muna yung radiator pati yung fan para lumuwang, then kalagyan na natin yung mga belt niya, tapos itong timing cover, yung yung main pulley niya. Sigurado napakahigpit yung tatanggalin natin yung guys. Ayan naman ah. Ayan guys, bali nilagyan ko siya ng tubig, may tubig na siya. Bali puno ito, full tank itong summit na ito. Kung titignan mo parang nagkulang siya ng kalahating litro. Hindi normal yan. Hindi normal dapat magkulang yan. Palagay ko mayroong leak ito na hindi nakikita. Kaya dapat para makita yung leak na yun, dapat umaandar yan, mainit na yung makina. Pero pinaalam ko na sa mayari na bago ko tanggalin yung radiator na bawas na. Yan mo guys, bali didrain ko na yung radiator yan. Umpisa na tayo. Bali natanggalan natin yung dalawang bolt. Gamit lang kayong ganitong box wrench na jeez para matanggal itong alinya. Yun, mabait yan guys. Bali maluwang na lahat yan. Nagdedrain tayo ng tubig kasi yung tubig niya kalawang. Ayan guys, oh. Grabe ang kalawang. Yan naman na. Ayan guys, matatanggalan natin yung gamit tayo nito, wrench, socket wrench sa pen. Yan, yan ang ginagamit ko dyan. Special tools. Set ito, complete ito. Yan. Para matanggal. Ayun, malungo na guys. Sa mga nagbabalak magtanggal ng clutch pan, gaya na sinabi ko, may apat na bolt siya doon. Tapos, pero lungin nyo pa rin itong shroud nyo. Yung tornillo dito. Para magalaw-galaw nyo itong shroud, radiator shroud. Para mailabas nyo itong fan. Ayun guys, ilabas na natin yung fan. Ayan. Labas na yung clutch pan na yan, pwede na natin palitan, tanggalin itong LC, itong fan mismo, tapos open natin, dagdag tayo ng silicone oil. Natin yung radiator ngayon,
Natanggal na natin yung belt. Pagtanggal ng belt, lungin mo rito. Tapos, meron siyang dito 12 na nut. Itong tensioner para lumuwang. Nasa likod niyan. Tapos, dito sa steering pump. Ito guys. Luwang. Ayan, luwangan nyo yan. Isa. Saka dito sa ilalim niya. Tapos, dito sa likod. Tulak nyo lang ganun yan. Sabay din sa alternator. Alternator ito. Saka ito. Plus, ito guys. Ayan, luwangan yan para may tulak nyo. Ilalabas na natin yung belt sa alternator. Tapos na yung belt niyan. Maluwang na yung pulley, isaset na natin yung timing nya. Magmula sa pulley, ito yung marking ng pulley. Isaset natin dito sa top dead center nya. Tingnan nyo guys. Check natin. Top dead center. Yun. Bali naka top dead center na yan. Pulley, tsaka sa marking. Check natin tong cam. Cam pulley. Ito. Ito guys, ito yung marking niya, bali nakaset na. Then at the same time sa injection pump, kita niyan guys, ayan, ayan, tapos sa cam, ayan. Yung bolt ng cam, maluwang na yan, niluwang ko na ito, itong pulley maluwang na rin yan, bali, sana marunong makisama si pulley, pero nagawa nito eh, nagawa nito, bali, galing bali pangatlo na yata akong mekaniko ngayon. Pinalitan yung timing belt, tensioner bearing, pan belt, lahat. Pero yung also hindi pinalitan. Kaya after how many months yata o weeks, tumulo na yung langis, tumutuloy yung langis. Nakikita nyo itong guys. Ito guys. Galing sa balancer belt. Madilim eh. Mamaya pag ano, makikita natin kung saan gagaling yung tagas niya. Yan naman guys, tanggalin na natin itong pulley. Pati yung AC bracket, itong sa idler niya, tatanggalin ito, then makakalagnan natin itong timing cover. Ano guys? Bali natanggal yung timing cover. Ang nakikita kong ano, malakas tumulo, bali galing dito sa balancer bolt. Ayun oh. Ayun diyan. Diyan sa taas balancer bolt. Tapos ito pa. Balancer bolt na sa baw. Plus yung crank seal. Bali yung tatlo. Yes, oh. Bali tatlo. Pero dito sa cam seal, dry siya. Wala siyang tagas. Pero papalitan na rin natin yan. Bali apat siya. Cam seal. Balancer. Balancer ulit. Tapos itong crank seal. Bali ang pagtanggal niyan, tatanggalin natin itong timing bolt niya. Luluwangan lang natin itong dalawang bolt. Isa, dalawa. Hindi naman natin tatanggalin yung tensioner. Pupus lang natin yan doon. Tapos sigpitan ulit para matanggal natin to. Ito timing belt. Same time, same procedure din sa balancer belt. Luluwangan natin ito. Isa, pati yung nandoon guys. Yun. Hindi dalawa yan eh. Isa. Tutulak din natin siyang dahil nakapush siya rito. Intention niya eh. Tutulak natin papunta roon. Papunta doon ang tulak para matanggal natin ito. Hindi naman natin tatanggalin ito ano. Itong tensioner, then at the same time labas na natin itong cam gear, balancer gear, balancer gear at crank gear. Yan naman guys, click muna mamaya na tanggalan natin yung balancer bolt. Ito yung papalitan natin, malakas tumulo. Ito guys, ito nagpondo yung langis dito. Pondo yung langis, ayun, sa ilalim, talagang grabe, ito dito, balancer bolt, saka dito sa kabila, yan, tatanggalin na natin itong balancer gear. Ito guys, itong gamit ko, pagtanggal ng balancer gear, pasok nyo lang ganun. Ayan guys. Yan, pasok nyo lang ganun. Tapos tanggalin na natin. Napangin natin ang daan.
Hirap talaga pag mag-isa ka lang. Napakahirap. Kita guys. Ayan. Kontrain na natin yan. Bali yan. Ulungan na natin. Ito guys, bali natanggal na natin. Itong gamit ko guys, special tools. Ayan, natanggal ko na natin yung ano. Itong cam seal. Yun, natanggal na na yung cam seal. Tanggal na rin yung balancer bolt. Ito matigas na. Ito walang tagas dito. Dito tagas dito. Tsaka dito matigas na. Tigas na. Kaya lakas na tagas ngayon. Dito tayo sa crank seal. Dito sa crank seal. Yun. Guys. Tanggal na. Medyo. Kasi hindi naman dapat lagyan ng silicone yan eh. Kung bago yung seal mo, hindi mo kailangan lagyan ng RTB silicone yan. Lagyan mo lang ng grasa yan, pasok mo na. Ayan ko bakit lalagyan natin yan. Bali, maglilinis na tayo. Nalinis ko na dun sa parting earring dun. Linisin ito. Ito dito sa cam seal. Tapos sa crank seal. Dito sa balancer bolt, malinis na. Balance ang shafting yan. Malinis na rin. Lalagyan na natin yung brand new. Original, genuine set of seal. Yan naman guys. Original cam seal natin. Balancer seal. Set of balancer seal. Dalawa. Cam and crank seal. Ito yung natanggal. Crank, cam, balancer, balancer seal. Ngayon mag-umpisa na tayo maglagay. Malinis na siya. Malinis na yung earring na tinanggal ko na yung RTB silicone na nilagay. Yung previous niya. Mag-umpisa na tayo maglagay guys. Lagay na natin ito. Yung mga seal, alagay na yung cam seal. Nalagay na rin yung yan, balancer bolt, isa. Tapos dito sa kabila, ayan, isa rin. Tapos ito yung crank seal, bali nilagay na, bali kukumpleto na natin guys, lagay na natin yung cam gear, yung balancer gear, then lagay na yung balancer bolt, then timing belt, kumpleto na yung timing cover, aircon bracket, tensioner, radiator, fan shroud, fan belt. Yun, andan na yun guys. Nasa ano pa tayo? 60% pa. Complete. Yan naman ah. Ito pala. Shout out. Shout out sa mga subscribers natin. Madarating pa. Sana may matutunan kayo. Ito yung mga pinagpalitan niya ang old seal. Ayan. Ayan. Andyan lahat. Bali yung nilagay natin seal. Original. Original from Mitsubishi. Yeah. Yan naman na guys, kompletuhin na natin. Inilagay na natin yung balancer bolt. Bali nakaset na timing tayo, naka-markings na siya. Ayan o. Oh. Ayan, bali nakaset na itong balancer sa right side and dito sa left side. Ayan, naka-marking na rin siya, nakaset na sa timing. Tapos ito yung crank seal. Nakaset na rin. Bali ilalagay na natin yung timing bolt guys. Tapos kompletuhin na natin. Yan naman na. Ito guys, kompleto na yung ano natin, timing bolt na ilagay na. Nakaset na tayo sa timing. Ah, ito. Ito siya. Bali naka-timing na yung camshaft. And then, rotary pump. And then, crankshaft. Yan. Crankshaft, main crankshaft. Ngayon, ikot lang tayong 360 degrees, check ulit timing, and then kompletuhin na natin. Yan na guys, mamaya panda rin na natin to. 70% na tayo. Yan na natin lahat, kompleto na, alas nasa 90%. Ano na lang tayo, radiator, shroud, tsaka yung clutch pan. Yung clutch pan, lalagyan natin silicone oil, lagay na yung timing cover, pan belt, power steering belt, alternator belt, aircon belt. Kompleto na, ngayon ilalagay ko na yung radiator. Yung radiator, lalagyan na natin. Ngayon, blow ko lang ng hangin dahil napakadumi. Plus itong condenser niya. Hangina na rin yung condenser guys. Ano yun? Radiator yung condenser. Napakadumi. Hangina na yan guys. Ilalagay na natin yung silicone dito sa clutch pan. Bali bubuksan na lang natin yan. Ilalagay na natin silicone, bali limang piraso.
Lagyan na natin yung ano, guys, lagyan nyo ng markings yan para pag sinuli natin, meron siyang markings. Yan ang position yan. Lagyan natin. Lima. Natin yung dito iba sa takip. Kaya ka lang rin yan eh. Batang kaya, kumuna iya, kumuna siya. Makain eh, mad cost yung overheating eh. Kailan dapat ilalagyan nyo rin ito, guys. Kala regular. Pag nilagyan mo ito, yung 2 years na lang bago ka uli maglagay nito. Abutin uli ng 2 to 3 years. Kaya depende, kaya abutin ng 5 years. Bali, nilagyan natin yung mga silicone. Top. 5. Last, guys. Guys, kung ano paglagay niyan. Para humigpit ulit yung clutch pan nito. Hindi naman siya, hindi naman siya nagpipiwit, pero may nilaban pa rin ng konting konti. Sabi ko, one time job na lang natin dahil nagpalit nga tayong crank seal. Bali, isa na lang yung trabaho nito. Ayan guys. Ayan natin. Sabi ko, sa yung markings natin. Markings, yun. Ito guys, may markings siya. Lalagyan nito sa markings. Sa markings. Screw. Tapos gagamitan natin yung hip-hop wrench yan para humipit. Isang sarado na natin guys. Ano naman guys? Ito guys, nilalagay ko na yung pan niya. Tapos na natin na ilagay yung silicone. Ayun yung pan. Guys, good. Lagyan na natin sa makina. Kompleto na natin, guys. Nakompleto na natin yung trabaho natin dito sa Mitsubishi 2000 Adventure. 100% complete na ilagay na lahat yung parts niya. Nandiyan yung radiator. Huling ginawa natin, itong clutch pan niya, nilagyan ko ng silicone. Ito, medyo maganda na yung ikot ng ano niya. Medyo mabagsik na. Ayan, oh, lumalaban na. Dati, hindi masyado lumalaban. Tapos nalinisin natin to radiator, hinihilan din natin yung condenser. Set na lahat, timing ngayon, magpa-start na tayo guys. This is it.
Start na tayo, guys. Start. Sandali lang. Start na tayo. Heater lang. Isang heater pa. Hey, guys. Guys, success! Success yung gawa natin. May tubig na siya. Lakas ng blower, oh. Dito, mararamdaman mo, oh. Lalamig pang aircon nito. Kasi barado itong ano, itong radiator niya, puno ng ano, alikabok, punong-puno ng alikabok, pati itong condenser niya. Bali, inahanginan natin condenser, pati radiator. Ngayon, paandari lang natin ito ng 10 minutes. Mag-airbleed out tayo, tapos check natin kung may tutulo. Kasi dati, guys, tumutulo yan dyan. So, ayan, guys, 100% wala nang tulo yan. Kaya success yung gawa natin. So, hanggang dito na lang vlog natin. Sana sa mga DIYers dyan, sa mga new mechanic, junior or mechanic, yung nag-aaral pa, sana may natutunan kayo sa tutorial, video natin. Kaya, don't forget to subscribe and tap the bell button para updated kayo sa mga darating pang video. This is Weng DIY Shop. Hanggang dito na lang. Dito na nagtatapos ang video natin. At ako nga isa mga guys. Ganda ng makina. Bagsik. Galit na galit. Dito na lang guys. Bye bye. Keep safe. Bye.